Okay, interviewin na rin kita. Total, nandito na tayo. Halika niyo. Hello, Ma'am Christine. Malapit ko sa inyo, 100 Islands. Yes. Apo. Hello, hello, mga ka-check! Welcome to Baguio City! Ako po si Kalad Karen at samahan niyo po ako dito sa City of Pines at tinaguriang Summer Capital of the Philippines para tuklasin ang mga magagandang pasyalan. Meron din po tayong isang kababayan na makikilala dahil po sa kanyang kahangang-hangang serbisyo sa kanilang komunidad bilang isang healthcare worker. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara! Check natin yan! Let's go! Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one! Hanapin ang check ng right man! Pag pumapasyal ka talaga dito sa Burnham Park, sa Baguio, imposibleng hindi mo masubukan ang pagsasagwan at pagsakay sa kanilang mga cute na boats. Meron tayong mga dock, may mga swan at kung ano-ano pa. At meron din tayong mga nakilala ngayon na mga turista na katulad natin na namamasyal din dito sa Baguio. Hello sa inyo! Hi! So anong ginagawa nyo dito sa Baguio? So turista din kayo? Yeah, it's my birthday yesterday. It's a part of our celebration with the family. Wow! Happy birthday! Hi! Hi! Ito naman ang question ko sa inyo. Ano bang ginagawa nyo sa life? Life, ako, I work for 29 years. So, nung si husband naging vice mayor na, medyo naging PA na, as in, sabi nga niya, bodyguard. So, I retired early at the age of 49. Okay. Importante, syempre, sa mga ginagawa natin araw-araw, ay malakas ang ating pangangatawan at healthy tayo, di ba? Kayo ba, do you take multivitamins or kung nagmi-maintenance na ba kayo? Yeah, here, as ako, at 55, syempre may mga maintenance na sa hypertension. Nagtitake ako ng vitamin C and vitamin B+. So, that's what I did. Oo. Tsaka hypertension, kailangan talaga i-maintain yan, di ba? Yeah, anong hinahanap mo doon sa mga gamot na binibili mo? Syempre, yung number one, yung price in a way. Kasi syempre, pag branded, talagang napaka-pricey since everyday mo iti-take, syempre, kailangan swak sa budget. And in terms of quality, ano namang hinahanap mo? Dapat effective talaga. Dekalidad at abot? Kaya ng presyo. Oo. Kayo ba, na-try nyo na or gumagamit ba kayo ng mga produkto ng Right Men? Yeah, of course, gumagamit talaga kami ng Right Men, Right Medicine, and the price is right. Check na check. Pag may check, that's Right Men. That's the right one. Pag may check, correct. Pag may check, that's the right one. Pag may check, that's Right Men. Yay! Paboritong pasyalan ang Baguio City, hindi lang dahil sa mga popular attractions dito, kung hindi dahil na din sa kakaibang charm at klima na meron dito. Siguradong relaxing to be surrounded by tall pine trees, and the climate here is generally cool all year round except during the burr months until February na siguradong jacket weather talaga. Dito po sa People Check, maghahanap tayo ng mga katangi-tanging healthcare professionals who are making a difference in their own community. At dito nga po, sa Aurora Hill Health Center sa Baguio City, meron po tayong makikilalang isang kababayan na bagamat siya po ay senior citizen na, patuloy pa rin ang pagtulong sa kanyang komunidad sa abot ng kanyang makakaya. Kilalanin po natin si Ma'am Christine Grace Cristobal. Isa po kayo sa mga hinahangaang healthcare professionals ng inyong barangay. At di ba nga kahit na senior citizen na kayo, patuloy pa rin po kayo sa pagtulong sa inyong komunidad. Gaano na po kayo katagal bilang isang healthcare professional dito po sa barangay? Actually, 17 years na. Wow. I started in 2007. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng araw-araw po ninyong ginagawa dito sa barangay? Una-una, hindi kami pwedeng ma-late. Okay. Kailangan mauna kami sa mga pasyente. Mm-hmm. Ang aga nila. Pag-gising mo pa lang, kailangan positive na yung attitude mo. Maski na halimbawa may dinaramdam ka, may problema ka sa bahay, iwanan mo doon. Pagpasok mo ng pintuan, yun nung entrance, ibang tao ka na. Mm-hmm.
ang sarili mo eh nakalaan for that day sa community mo or sa buong Aurora Hill. Sa pagtulong. Ang pinaka-trabaho namin dito sa loob ng clinic is to admit patients. Okay. Makinig sa dinaramdam nila. Ang unang tatanungin mo, pagkakuha ng mga vital signs sa kanila, pag normal or di normal, ano po yung problema nyo ngayon? Ano pong dinaramdam ninyo? Yung tinatanong mo pa lang, problema nila eh, negative na eh. So, dapat nasa sa'yo yun to be positive para ma-imbibe mo sa kanila. So, ganun po pala yung ginagawa nyo dito araw-araw. Talaga namang check na check yan, Ma'am Christine. Congratulations po dahil ang dami nyo pong natutulungan na inyo pong kababayan. Meron po ba kayong hindi makakalimutang pagkakataon dito sa inyong barangay na hanggang ngayon ay tumatakbo sa inyo? Noong pandemya, maano talaga, biro nyo, pinagbabawal lang lumabas ang senior citizen. Oo, pero ako, napakalakas na loob ko na nasa vaccination site. Kami, ako mismo, hindi ko ininda na bawal, baka magkasakit ako, mahawa ako. Tumutulong pa rin ako. Hanga po kami sa inyo pong pagtulong sa inyong mga kababayan in spite of your age, di ba, sa pagiging senior citizen. Paano niyo naman po inaalagaan ang inyong kalusugan? Di ba dapat po nagba-vitamins po kayo, di ba? Kung meron po kayong maintenance medicine, dapat araw-araw niyo po yung tinitake para po check na check ang inyong health at inyong pong immunity. Pagkagising mo, siyempre, pasalamat ka sa Diyos. You eat a good breakfast, healthy diet, tapos konting supplemental vitamins. Nice to inform you na wala akong maintenance. Wow! Ang galing! Talaga. In my age, meron akong Wednesday group. We're in, we meet every Wednesday after 5 o'clock. We talk, we eat, we dance, chikahan, we laugh. Physical and social wellness, no? Importante yan. Oo, nakakatuwa naman. Wala pong tinitik na maintenance ha, si Ma'am Christina. Only vitamins para po check na check ang kanyang health. Christine, meron po ba kayong maibibigay na advice, lalong-lalo na po dun sa mga kapwa po ninyo, senior citizen, na maging fit and healthy katulad po ninyo? Go out of your comfort zone. Huwag lagi sa bahay. You meet your friends, be happy. Tumulong kayo sa kapwa nyo, tumulong kayo sa kapitbahay nyo. Be useful to your community. Maging parte kayo ng community ninyo, maging active kayo, hindi lamang physically, but socially. Kaya yung sinabi talaga ni Ma'am Christine, check na check. Yeah. Mabuhay po kayo, Ma'am Christine. Congratulations po. Isang makabuluhang episode na naman po ang ating pinagsamahan dito sa Check Natin Yan. Sa pagpapatuloy ng ating pamamasyal dito sa Baguio City, tuloy-tuloy pa rin ang kamustahan natin kasama ang ating mga kababayan dito. At syempre, bibisitahin din natin ang isang restaurant na may kakaibang health goal para sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutang mag-comment dito sa ating chat box and like and subscribe the official YouTube channel of RightMed Philippines. Muli, ako po si Kalad Karen at marami pa po tayong kwentong pagsasamahan dito sa Check Natin Yan. My check, that's right, man.